So guys, yun na nga po kagaya ng sabi ko is susunod ko pong i-upload is yung about po dun sa mga copyright. Malala nyo, itong una kong i-upload is yung kung paano makakuha ng 1,000 subscriber and then 4,000 watch hour. Okay? Sa araw na to guys, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung kailangan natin iwasan dito sa mundo ng YouTube. Okay guys, yung tungkol po dun sa copyright claim, yan, ito po, kagaya ng nakikita nyo, ito po yung mga email na copyright claim. May motor na daman. Copyright claim. Yan. So, ibig sabihin guys, pag nakatanggap ka po ng mga ganito, ibig sabihin yan, may ginamit kang background music. Yan, may nakiklaim. So, yung mga sikat na song na ginagamit natin pag may nagclaim, ibig sabihin, gumaya ka ng or gumamit ka ng mga material like yung audio ng iba. Okay, so ano yung isa? Yung isa naman, copyright strike. Okay? Yung copyright strike, isa po sa pinakadelikado kung matatanggap mo. Violation. Yan. Pagka kasi copyright strike, yan na po yung gumamit ka ng video, nag-re-upload ka. Yan, lalo na yung may ginaya ka, lalo ng mga naglalaki ang istasyon, ganun, kinuha mo yung video nila. Sigurado ang copyright strike kung hindi mo alam ang gagawin. Pero sa napansin ko, marami namang gumagamit ng reuse video, pero wala pa naman ako nabalitaang na-monetize po sila. Siguro, ginagamit lang niya yung videos na yun para mag-collect lang ng mga watch hour. Pero guys, yung copyright claim na yan at saka copyright strike, hanggat maaari yan po yung kailangan natin iwasan. Pero yung copyright claim, yan, mga common question, kung nakatanggap ba raw ng copyright claim, kung mamomonetize pa ba yung channel or hindi. Pagdating naman dun guys, masasagot ko po, wala po kayong dapat ipag-alala kasi mamomonetize pa natin. Kasi kagaya ko, nakakatanggap rin ako ng copyright claim, pero hindi naman po yun mabigat na kaso. Okay. Yan. Yung copyright claim, ang mangyayari lang doon, yan, nakasulat dito, pwedeng yung mga ads daw is magra-run. Video mo, then upload mo. And then yung revenue, pwedeng maghati kayo ng may-ari ng material na nagamit mo or mapupunta sa kanya yung income. So yun po yun. So, wala pong dapat ipag-alala doon. Plus, pagdating naman doon sa reuse video, yan, ina-allow naman po naman ni YouTube yun. Yung magre-re-upload ka ng video, pero mangyayari doon yung reaction video. Na habang nagpi-play yung video sa channel mo, is meron ka po doon background. Maliit na screen na nagsasalita ka doon, nagre-react ka doon sa video, okay lang yun. Kasi, nandyan yung bagong rules na lumabas. Hindi ko alam kung bago ba yun o lumabas na nabasa ko, is yung fair use policy. So, dahil sa fair use policy, pwede po natin gamitin yun. Yan, mag-reuse allowed, sabi niya. Pwede natin gamitin yung video na yun. Pero pinakakailangan dun guys, naku ang init kasi pinatay ko yung trip and baka maingay. Pinakakailangan kasi dun guys, merong permission. Yan, humingi ka ng permission, nagpaalam ka, pinayagan ka ng may-ari ng video. Or sa description mo, maglalagay ka doon ng credit to the owner, ganyan. Yung video na to hindi sa akin, ganun. Ganun ang ilalagay mo sa description. And then guys, pagdating naman sa copyright, paano natin may iwasan yung copyright na yan? Kung mapapansin nyo guys, to papakita ko sa inyo sa video na to. Panoorin nyo po yung video na to. Kagaya na lang itong ipapakita ko sa inyo. Yan, panoorin nyo po to. I-search nyo lang po yung no copyright music for vlog. Yan, sandali. Open ko lang yung ano ko, wifi ko. Naka-close pala. So yan, type nyo lang po yung no copyright music. Maraming lalabas po dyan na pwede natin pagpilian. So yan po yung vlog no copyright music. So yan. So pag binuksan po natin yan, guys, yan. Sandali lang. Sa video na po yan, guys, tignan lang natin yung description niya. May mababasa tayo dyan. Yung best vlog no copyright music. That is non-copyrighted, so you can use it to your videos. Yan po guys. Yung mga ganito guys, safe po ito na gamitin sa inyong video. So yan, mapapansin nyo po dito sa may bandang baba,
So ito na yung mga best, sabi niya dyan sa license, you're free to use this song in any of your videos, but you must include the following in your video description, sabi niya. So copy-paste guys. Kung makikita nyo, yung song Thomas Gresen Alive, Vlog No Copyright Music, yan po yung ikakopy nyo guys. Hanggang dun sa link na nasa baba. So pag ginawa nyo po yun guys, lagay nyo, pag nagamit nyo po yung music niya, lagay nyo po dun sa video nyo na inilagay nyo yung music niya. Dun sa description nyo, yung nandyan na pinapakopya niya, yung song Thomas Gresen. Pag ginawa nyo po yun guys, hindi na po kayo makaka-copyright. Wala nang claim. Kapag ginawa nyo po yun guys, hindi na po kayo makakatanggap ng copyright claim. So yun po yung pinaka-isa pang safe na paraan ng paggagamit ng background music dun sa mga YouTube videos nyo na ilalagay nyo. At saka isa pa guys, pag nakatanggap po kayo ng copyright claim, yan, at binasa nyo po yun, yung nakalagay dun, whether at running ads on your video, nasa inyo pa rin yung decision kung buburahin nyo ba or hindi. Pero, ang may papayo ko lang para sa mga baguhang gaya ko, pag naka-receive kayo ng copyright claim, mainam munang buburahin nyo muna yun. Yan. Para po, makasigurado tayo sa monetization sa ating channel. Yan. Pwede rin tayong gumamit ng ibang music pag na-monetize na po yung channel natin. Pero, kailangan, lagi nating babasahin muna yung mga description nila kung allowed ba natin na gamitin or kung pinapayagan ng owner na gamitin natin yung kanyang material. And then isa pa guys, papaalala ko, may napapanood tayong mga tips na nagsisilabasan sa YouTube. Hindi naman sa sinisiraan ko sila guys, yung iba. Pero kailangan lang natin mag-ingat na baka mamaya sunod tayo ng sunod yung pala, hindi po tama yun. Kagaya nung pagganit ng file a dispute, yan. Parang dahil gusto mong matanggal yung copyright strike or copyright claim na nakita mo sa channel mo, sa dashboard mo, na may nagsabi kung paano daw tanggalin ng copyright, still yung song na sa'yo pa rin, magpa-file ka ng dispute. Ang ginagawa mo dun kasi pag nag-file dispute ka tapos kiniklaim mong wala kang pagkakamali, pero pag nireview yun ng YouTube team, nakita naman talaga nilang valid yung claim, mapanganib yun para sa channel mo. May tendency na ma-block yung channel mo, mag-goodbye ka sa channel mo, yan. Mababan na siya forever. Yan. Kaya pagdating sa file a dispute, masasabi ko lang huwag yun na pong gawin. Huwag yun na pong ipilit yung hindi talaga pwede. Pag nag-message na copyright claim, yan. Nasa sa inyo na yun kung papayag ba kayo na mapunta yung revenue sa kanya, sa may-ari ng material, or i-delete na lang yung video. Okay. So, nasa sa inyo po yung decision. Pero sa ngayon kasi pinapayagan na yung ganun, hindi naman maaapektuhan yung channel nyo pag may copyright claim. Pero mainam pa rin na kailangan ugaliin natin basahin yung mga email sa Gmail natin na pinapadala ni YouTube kasi napaka-importante po yun guys. And then ang ipapaalala ko na lang din sa'yo, sa inyo, lalo yung sa mga baguhan din na kagaya ko, di ba mayroon pinadala si YouTube tungkol dun sa bagong law, yung COPPA ba yun? COPPA? Yung kailangan nating mag-comply doon kung yung video ba na yung na-upload natin is for a kids or not for kids. So ito po yun, basahin nyo na lang. Yan, nandyan. So nakalagay po dyan na lahat daw ng content natin, i-settings natin, or pwede rin sa minsan na lang punta kayo ng settings and then ilagay nyo doon na lahat ng ina-upload nyo is hindi po pambata. Hindi siya pambata sa lahat. Hindi po lahat ng video na ina-upload nyo is recommended for kids. So kailangan natin mag-comply doon guys. Kasi pag hindi natin po ginawa yun, isa rin po yun sa magiging dahilan para yung approval sa monetization ng channel mo is mapatagal. So dito kasi guys sa YouTube, yung mga namomonetize, yung iba tumatagalan na 2 araw. Yung iba inaabot ng 2 to 3 months. Doon na lang guys, pag inaabot ka ng 2 to 3 months, medyo alanganin po yun guys. Alanganin po yung approval or pag-monetize sa channel mo. So, mangyaring i-review mo din yung mga channel mo. Baka may marami ka doon puro gaya-gaya, kung ano-ano lang pinagagawa mo, pinag-upload mo sa YouTube mo. So, ayaw ni YouTube yun.
Ngayon, kung ayaw ni YouTube yun, ano bang gusto ni YouTube? Yan. Ito lang masasagot ko, guys. Ang gusto ni YouTube, yung ikaw mismo, yung gumagawa ng content mo, na ikaw talagang gumawa. Yun. Ikaw talagang gumawa ng content na ina-upload mo dyan sa channel mo. Yan. Yan ang gusto ni YouTube. At yan yung mga napapadali ang approval pagdating sa monetization. Yan. Yung sariling content. So, yun nga rin din po, guys. Kailangan nyo pong i-check yung inyong studio. Yan. Mas maganda po sa desktop. Yan. Sa desktop kasi makikita natin yung mga may mga naka-drawing dyan ito. Yan. Yung copyright strike, may mga naka-smile dyan. May mga level 1, level 2, level 3. So, meron ka lang tatlong beses na ma-copyright strike. Yan. Yung strike, yung pinaka-matinding kaso sa YouTube. Pag nagkaganon ka, guys, malabo na yung monetization mo. Tapos, hanggat maaari, huwag mong hahayaang magkamata ka ng copyright strike. Lalo na kung baguhan ka pala ng YouTuber, kagaya ko, na wala pang masyadong alam. Pero ganun pa man, para tayo makasigurado mga bagong YouTuber, mas maganda kasi tayo mismo maka-experience, makagawa na mag-success yung channel natin, na wala tayong ginagawang violation. So ang gawin na lang natin, guys, dyan is, ingat-ingat tayo sa pag-upload ng mga video natin. Plus, pagdating naman sa mga copyright, kung maaari, iwasan nyo na po muna yung mga copyright na yan. Mag-research na lang kayo ng mga songs na pwede nating magamit sa YouTube natin. Marami naman po dyan, like yung copyright music, NCMA, mga ganun. Basta type mo na lang sa YouTube, no copyright music. Yan, kagaya nito. So yan, tingnan nyo po yan. Nandyan. And then, itong video na to, papakita ko dito, yung you are free to use this music, pero kailangan gawin mo is copy-paste and then ilagay mo daw sa description mo. Yun. Tapos, yun, malaya ka nang magagamit yung kanilang material na hindi ka mapapadalhan ng copyright claim. Guys, para maiwasan ng copyright claim, yeah, huli ko nang sasabihin, gumamit kayo ng music. Yan, marami naman. May sa YouTube library, marami dyan free music. Tapos always basahin nyo kung free bang gamitin. Or kasi may mga music na bago mo siya magamit, napapayagan ng owner na magamit mo yun, may kaka-copy-paste ka na ilalagay mo sa description mo. Parang yung promotion ng account nila is ipopromote mo dun sa channel mo, dun sa description mo. So yun, pwede yun. Hindi ka dun makaka-copyright claim. Plus, dun nga, mag-research tayo ng mga no-copyright music. Yan, kagaya ng mga... Heroes Tonight, yan, kaya NCH yun eh. NCH ba yun? Basta bahala na, basta no copyright music, NCM. Basta search nyo naman dyan, NCM, meron din siya. Tapos, meron pang mga epidemic. Yung epidemic sound na kailangan mo mag-subscribe, pero may monthly bill din yun. Pero meron silang free trial. Pwede ka rin mag-download ng music doon. Pero pagdating naman sa Mimi, mga background effects, okay lang din yun. Hindi naman ako nakaka-claim doon ng copyright. At saka singit ko na rin guys, kung maaari may mga video kayo, may mga basher or nagko-comment doon ng mga bad comments, spam na kasing mga yun eh. Huwag nyo na pong papansinin, huwag nyo pong re-replyan, huwag po kayo makipag-away or mag-type doon ng mga bad words. Kasi isa rin po yun na reason kung bakit tayo mababawasan ng watch time or ma-spam yung natin yung video. Hindi po yun makakount. Tapos, ang iiwasan nyo rin pagka nag-review kayo dun sa mga comments nyo dun sa studio nyo, may makikita kayo dun ng mga spam comments, pwede natin yung i-approve or hindi. Pero ganun pa man na pwede siyang i-approve, wag na wag nyo pong i-approve. Kasi kung na-spam na po yun at in-approve nyo po yun, isa rin po yun na reason para magbawas po yung watch hour nyo. Thank you. Okay, so yun lang po, guys. Sana nakatulong yung pag-share ko ng video na to. May natutunan kayo kahit konti sa mga baguhang kagaya ko. Yan, disclaimer lang ulit. Hindi pa po ako marunong dito sa YouTube. Ngayon, kaya ako ina-upload yung YouTube na to. Baka sakaling yung mga nalalaman ko at napanood ng mga marunong, mga eksperto na dito is makapagbigay pa sila ng tips. Good listener naman ako. Pwede nyo ibigay yung inyong link. At may comment dito sa baba ng video na to. Ang tawag dito, comment down below. Yan. Yung message lang po dyan, guys, para po
mapanood ko. Baka sakaling malagdagan yung kaalaman ko. Yan lang po guys, and thank you. Yung mga bago pala sa channel ko, yan, hihingi po ako ng subscription, charing. Bago ka sa aking channel, pakiclick at subscribe po ako at notification bell. Para lagi kang updated sa mga ika-upload ko dito sa aking channel.